We're back mga ka-Rev. So nagbabalik na naman tayo ngayon para sa panibagong bike check video. Syempre dito ulit yan sa Taurus Bike Shop dito sa Marilao, Bulacan. Ayan. So bago ko simulan ng bike check mga ka-Rev, gusto ko lang munang i-shout out ayan ang mga subscribers natin dyan. Ayan. B-Boy Vlogs, Manila Hotel Kapadyakers, Kalupa Vlogs, Iverson Belario, Omar Rebuta, Christian Caballero, Sapiro Paren, and Bike Tayo. So maraming salamat ayan, sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. And so we have 13 subscribers at the moment. So maraming thank you sa inyong lahat. Ayan. So nandito tayo ngayon ang ating iba bike check. Ang Kespor Ultimate Aero. Ayan, mapapa-ultimate ka nito parang skills mo sa Mobile Legends. Ayan. So bago nga pala simula ng bike check mga ka-Herb, gusto ko lang magpakilala. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, and bike ride vlog. So ano pang hinihintay natin mga ka-Herb? Excited na akong tingnan itong Kespor Ultimate Aero. So mga ka-Herb, ayan na. Napakaganda ng ating road bike. Kita nyo naman, mga ka-Herb. Kilatis, kunis, kitis, o kung ano man yan. O diba? Kutis, kilatis, ang kinis. O diba? Kespor Ultimate Aero. Sisimulan natin ang kanyang bike check. Sa kanyang timbang, napakagang nito mga ka-Herb. 10.1 kilogram. So meron pa tayong 0.1 kilogram eh, pero yun ang lumabas sa atin digital scale. Napaagangan nito, promise. And mapepeki ka sa itsura ng frame. Ang frame natin mga ka-Herb is made from 6061 aluminum alloy. Yan oh. Pero ang ating fork ay carbon lodi. Yan, carbon fork CF. So panalo. Matte black. Ayan, makikita niyo mga ka-Herb. Ang ganda. Tapos yung Kespor niya, glossy na water decals. Tapos dito may aero, ganun pa rin, glossy na water decals. Sa taas, ultimate aero, glossy pa rin yan na water decals. Super light technology. So napakagaang na talaga nito mga. Nagulat ako nung tinimbang ko to. Hindi ako makapaniwala. Ayan, comfort rigid technology. Internal cabling routing, so ICR yan. So nasa ng ICR, yun, isa rito. And dalawa. Ayun, kung makikita nyo mga ka-Herb sa tailaw, ayun, lumiwanag ang buhay. Parang miralco lang, ano. So kung dito pinasok, dito ilalabas yung isa. Ito. Ito ay para sa preno. Tapos yung dalawang kable na pinasok mo sa down tube, dito lumabas. Ito yung para sa RD at sa FD. Ayan. O, di ba? Smooth welding. Ayan. Smooth welding. Smooth welding din dito. By the way, highway mga ka-Herb, ang ating frame ay aerodynamics. Wow, panalo. Ang ganda nito. Smooth welding pagdating dito. Ayan, kung makikita natin. Tapos, yung chainstay niya mga ka-Herb, may sis. Hindi, joke lang. May bukol dito. Kung makikita ninyo, eto, hindi ko ngayon, no? Tingnan nyo, oh, yan, oh, sexy, oh, wee-wee, may ganun siya, oh, may bewang. Siyempre, napapalitan ng ating dropout, isa lang ang tornilyo, so napakadali lang baklasin yan, panalo. And siyempre, mayroon siyang dalawang lalagyanan ng inumin, isa rito at isa dyan. So, pwede naman inumin lang dito, water bottle cage, tapos dito tools. So, nasa sayo na yon, di ba? Kaya makapahirap talaga kapag wala kang dalang tools, lalo pag long ride. And nandito na rin naman tayo sa frame. Dadiretso na ako sa seat post mga ka-Herb. Wala siyang seat post na diklap. Ang seat post niya ito, iniipit lang siya. So habang sinisikipan mo yan mga ka-Herb, babaon yan. Ayan, no, ang sarap bumaon. O, di ba? Ibabaon mo yan, then iipitin niya yung seat post. At ang seat post niya mga ka-Herb, aerodynamic na rin. Ayan, pinagsabay-sabay ko na yung frame set. Ayan po, frame set, frame, fork, saka seat post. Aero na rin yan. And then, two bolts. Ito yung isa. Ito yung isa. Yung isa, pwede mong pihitin ng kamay.
Pero yung isa mukhang Allen wrench. Ayan, ang ganda ng ating frame, panalo. Tingnan natin yung kanyang head tube. Yung head tube niya tapered. Ayan mga Carpo, hindi siya ganun masyadong pansin kasi halos magkalapit lang siya pero tapered yan. May logo ng KS4, KAR. And pagdating naman sa preno mga Carpo, ito yan, walang tatak pero made from aluminum alloy yan na V-brake, tama ba tayo doon na V-brake yan? Rim brake. Ito, oh, di ba? Ganda oh. And dito tayo ngayon sa wheel set. Sa wheel set niya, ang rims ay formula. So, tatak pa lang ng hubs pala. Hubs niya, formula. Talagang matulin to. O, di ba? Eh, parang ano niyo, kotse. Alloy, sealed bearing, Lodi. Kita ko dito oh. Ayan oh, sealed, nakasulat, mga curb. Walang daya. Natural. Walang halong chemical. Seal bearing. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 20 holes. 20 ang spokes. Baka lang ating spokes, mga curb. Ayan. Then, double wall aluminum alloy na rims na may tatak na machine 11. So, una kong pansin, kala ko machete. Machine 11 yan. Siguro mga nasa 30 millimeter ang lapad ng ating rims. And ang gulong natin ay Maxxis Detonator 700x25C. Parang sasabog ah. Detonator. So, parerang-parera ito mga Carp. And syempre kabila, formula pa rin ang kanyang hubs made from aluminum alloy. So, tingnan natin kung magkaparehas ang bilang ng ating spokes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 24 holes, 24 pieces ang ating bakal na spoke. So, 24 dito, 20 sa harap. So, ganun siguro talaga kapag road bike. And, double wall aluminum alloy na machine 11 na rings na 30 millimeter ang lapad. And, Maxxis Detonator na gulong 700x25C. Yan, ito yung ano niya. V-brakes or rim brake. Ito, panalo. Ang ganda. Alloy yan mga curb. You know? At ito tayo ngayon sa cogs. Ang cogs na is cassette. Made by Sunshine LZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. 11 to 28T. So, basta mga road bike, paliitan yan. 11 to 28 9 speed. Oy, Shimano Sora. O yan, oh. Hindi ka masosora dito. Ang ganda kaya nito. Plastic ang pulley. Magparehas yan. Yung guide pulley. Saka tension pulley standard size. And kadena natin is super narrow. Wala siya akong nakikita. Yun lang ako nakalagay sa kadena niya. Super narrow. And FD niya, ito is, nakalimutan ko na to. Brace on. Tama ba? Or brace on na FD, detornillo yan. Ayan o, kailan lang natin natutunan yan, palagi na yan. And syempre may sticker. So ayan yung indicator talaga na original Shimano, ang ating parts. So Shimano Sora. At ang ating crankset ay hollow tech. So may pasukan yan o, pasok. So 170mm ang ating crank arm, made from aluminum alloy. Removable chain ring, 110 BCD, ito yan, saka ito, made by ProWheel Owns. Sa mga ka-erp, yung outer chain ring made from aluminum, yung inner chain ring made from metal. So, ito yung 34, ito 50. Di ba? So, pwede mo itong palitan para kahit pa paano gumaang daang. So, pwede mabawasan siguro ng ilang drops pag pinalitan mo ito ng alloy. Diba? Siyempre, yung kanyang BB, sana all my BB ay ProWheel din, na kulay halos gray siya. Ayan o. At ang ating pedal ay alloy. So, maganda-ganda na alloy natin na meron reflectorize. Ayan. So, ako, pag ako meron ganito, tinatanggal ko to. Ayan. Ano rin yan? Bawas timbang. The joke. At ball bearing type. Ayan, medyo masikip pa siya. Alagaan mo lang sa ano yan, sa grasa, mga car. Tatagal ang iyong pedal. At ang upuan natin, machine 11. Manipis na flat.
Ayan, oh. Sa mga may hilig sa manipis dyan, saka sa flat. So, tamang-tama sa inyo to, di ba? Oh. Ayan, oh. Tapos, meron dito mababaw na kanal. So, daluyan niya ng ihim, oh. And pwede na rin to singawan ng utot kasi meron siyang hiwa dyan, no? Oh. So, medyo may kahabaan yung ating upuan, machine 11. Siyempre, machine 11 din ang ating stem, made from aluminum alloy na 75 millimeter. So, pwede yan negative, pwede yan positive. So, bahala ka na. Nasa sa'yo na yun. Pero kadalasan sa road bike, saka sa ibang mga bike, nagne-negative sila. And ating spacer, 10, 10, 2.5. So, tatlo yan. So, bahala kayo kung ibababa nyo or yakit nyo. Nasa sa'yo na yun. And dust cap nga is nakaslam. Made from alloy na rin ito. Ayan. Then, ang ating mga curb drop bar. Munting na naman natin masabing drop out. Drop bar is 410 millimeter. So, medyo may kakikitiran. Ayan, kakitid. Ayan, nabubulol tayo. And ang ating STI is Shimano Sora. Ayan, talagang hindi ka masosoro dito mga curb. Ang ganda kaya nito. O, tingnan nyo. And again mga curb, nakatago ang ating kable. Kaya ito ay internal cabling. Nakatago eh. Diba? Oh, yan. Mm. So, palagay ko mga curb, wala na ako nakakalimutan dito. Sulya pa natin ito, Mark. Ang ganda. Panalong road bike. So, ayan mga curb, ang ating bike check video ng napakagandang Kesport Ultimate Aero. So, napakaganda mga curb. Mapapa-ultimate ka rito. And baka mapa-aero ka dito sa ganda ng ating road bike. And nagkakalaga nga pala ito mga curb ng 24,800 pesos. Ayan. So, ilalagay ko sa description mga curb ang Facebook link, contact number at Google Map, syempre ng Taurus Bike Shop. And by the way, highway mga curb, tumatanggap sila rito ng cash and home credit. Ayan, kita nyo, parang kumakaway sa akin, tinutukso ako. So, sa mga gustong umuha ng hulugang mountain bike. So, punta lang kayo rito just in case may mga inquiry kayo or ilalagay ko sa description ng kanilang Facebook link. And by the way, highway mga curb, available ang ating Kesport Ultimate Aero sa size na 45, 47, and 49. Ayan. So, hanggang dito na lang ang ating video mga curb. Road to 14,000 tayo. Ayan. Maraming salamat. Ayan, keep on watching. Thank you. Bye-bye.